morning mga kakaray. So nag-aayos tayo ng mga gamit natin na dadalhin natin papuntang Romblon. Siyempre, magbabakasyon tayo doon. Kailangan natin mag-vlog mga kakaray. Dahil first time natin makakarating ng Romblon, eh siyempre, lulubos-lubusin na natin. Magbablog tayo doon. Gagala tayo sa mga pasyalan doon, mga beach. Kulit ang aking mga 4BB yan dito. Kasama sila. So yun mga kakaray, ano, kasama natin ang ating mga chikiting. Ano. So hindi rin biro yung pag-aasikaso ng mga kanilang mga papeles ano, bago natin maisama ang mga to kasi kailangan natin kumuha ng certificate galing sa kanilang mga vet. After natin kumuha ng certificate sa vet, kailangan din natin itong i-register through online para kahit pa paano maaprobahan at may travel natin sila. First time na kayo si ano, magbabiyahe. Ang una naman first time sa Romblon. Pupunta tayo sa animal quarantine kasi patatatakan natin yung travel certificate nila uno. Parang pinaka-process nila. Approve na, meron ng tatak. Tinatatakan na natin dun sa animal quarantine para maisakay natin si Laisi at Uno papuntang Romblon. Ganun kaipit talaga pag magdadala ka ng mga fur baby mo. So kailangan may mga certificate, may mga papel sila para maitawid mo. Hindi sila basta-basta na isasama. Kapag gusto mong itawid, may tatawid mo kaagad. Hindi ganun kadali. I should've known it was too good to be true, thinking anything real would come out of someone like you. I'm a fool. I guess the prettiest girls use idiots like me. 힘들어 심장이 꺼져나 어린 듯이 멈췄어 내 마음 데린 건 and I'm so lost. Thought it was L-O-V-E. Why was I too blind to see that you were just using me? And it's more than I can say. 그게 잘 안 돼. 널 정리하는 게. I should've known spoiled girls like you just want a toy to break. So you can take what you want. Go break my heart if you want. Till I got nothing to lose. Till I got nothing to give. Yeah, you can take what you want. Hang me and leave me to dry. Cause girls like you just toss away your shit. Just like I'm so torn out shoes. Like I'm Good morning mga kakaray. Napakaganda ng tanawin mula dito sa taas. Tayo na yung muling bumangon dito sa taas. Mayroon tayong mga kasama. Si Mama at si Freely, yung aking asawa.
Bumaba na. Noon nang nagising sa akin, mga kawaray. Diretsong laro, diretsong. Ay, ang kundiya. Kung daw mabayan. One, two, three, four, five. Five. Lima. Five. Two, three, four, five. Ding, ding. Five. Gawin. Daya pati pato, ah. Five. Ano gusto mo po ka, ikaw? Isa, dalawa, tatlo. Lagyan mo yan, man. Gapuan mo. Oh, second king, second king. Paliwata. Oh, okay, Adrian. Sino panalo? Adrian. Okay. Tapo. Tapo. Itong bahoy bulay. So guys, yan guys. Tira siya, video. Plamaster, yan na po yung plamaster. Floor master. Plamaster. Lahat ako naglalaro dito. Plamaster na po yan. Panis, gituyok. Panis. Akin, lima. Hi, Kibo. Okay, wako. Bye. It's okay. I'm fine. Kinsana. Gang, 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 gang. Tara. Let's go. So ngayon, andito tayo sa Romblon, lugar ng mama ni Mrs. Iniwan muna natin sila Feli dun sa bahay nila, ina ng pinsan niya, kasi may mga ginagawa sila. And kami naman, kanina, may mga naglalaro ng text ng mga bata. So ito yung mga batang yon. Yan. Oh, kaway kayo mga batang malilit. Yan. So kanina, naglalaro sila ng text, and then mayroon sila nasabi na mayroon daw ilog dito. Kung tawagin nila Busay. And niyaya nila tayo na pumunta dun sa ilog na yon. Pero sabi nila, bago daw tayo makarating dun, isang bundok ang aakyatin natin bago natin marating yung ilog na yon. Pero yung ilog na yon, mga kaoray, hindi katulad ng ilog ng mga napupunta natin na malalim. So parang kwan lang siya, batis lang siya, sapa lang. Hindi ganun kaliliman, mababaw lang. Kaya yun pala sinasabi na mamaya mahirap na ang pabalik. Kasi mamaya paahon na. Walang yan, Nico. Pababa na to, pero hiningal pa ako, ha. Maano yung tuhod, ha? Oh, grabe yung tarik. Aray. Ano, may tulay. Ito may bahay. Rika. Doon na, sa baba. Saan tayo? Mataas. Saan ang daan natin? Diyan, ito, ano to dito? Ano labuti? Ano gusto yan? Pag ito pa kayo nga pa. Ito pa yung labuti. Ito pa yung labuti. Alright. Ito, dito na tayo. Dito na tayo. So, hindi naman ganun kalayuan, mga kawaray. Siguro, mula dun sa tinitirhan natin hanggang dito, siguro mga nasa 2 o 3 metro lang ang layo. Yun nga lang, medyo mahirap nga lang talaga siya puntahan kasi nga, palusong, tsaka paahon, yung hingal yung kalaban mo dito. Yan, kitang-kita nyo naman. Pausang-pausa na tayo, mga kawaray. Ayan. Ayan, napakaraming puno. Talagang liguan lang talaga siya. Batis na batis nga lang talaga. Ayan. Ito, mga kawaray. Ito, may mga naliligo pala dito. Ayan. Ito pala. Panihala pa ba, sing? Ayan po. Ayan yung tubig inumin. Matlinis po yan. Oo nga, malinis nga. Fresh water po. Wala na po sa tuhod, oh. Hi! So, ito yung batis ng busayan, mga kawaray. So, ito, yung parte dito, liguan. Ito, liguan dito. Yung parte naman doon, parang sinadyaan nilang butasan, parang pinakabukal. Yun yung nagiging, nagsisilbing inumin. This is a good a day as any to start the rebuilding of life.
the roads that lay open are many. When the old ones gone under the knife, and I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time borrowed to. Tapos na tayong maligo dito sa Batis dito sa Busay. Mga pagdating namin sa bahay, kailangan uli namin maligo. Kasi pagpapauwisan uli kami. Ayan. Ay, ano nga pala mga pangalan ninyo? Ako si Adrian. Ikaw si Adrian. Ako po si Ben. Si Ben. Sino yung nasa unahan? Si? Budoy. Si Budoy. Ba't Budoy? Ah, John Ray Mark. Grabe mga kare, napagod na ako. Isang ahon pang, isa pang ahon mga kare. Makakarating na tayo dun sa bahay. Pero, man, nakakapagod. Ayan pa yung hagdanan pataas. So, nauna na sila. Pinauna ko na talagang medyo mabagal na talaga yung lakad ko. Napagod nga talaga ako. Grabe. Wala man lang tayong exercise kaya ganito yung nangyayari. Lagi na lang tayo nakamotor. Yung tuloy, pagdating sa mga ganito, wala na, ubos na resistensya natin. Napakatarik niya mga oray. Pahinga ako nito ng malala. Kinapunan ay dumalo kami sa mga puntod ng mga yumaang lolo at lola ni Mrs. Mula Barangay Agbudya ay bumiyahe kami ng halos 5 kilometro para makarating ng bayan ng Romblon-Romblon. Tapos magtirik ng kandila at mag-alay ng maikling dasal at sariwain ang mga magagandang alaala na iniwan nila ng mga panahon na bubuhay pa sila. Ay agad kami nagtungo sa isa sa mga tourist destination dito sa Romblon-Romblon. Port San Andres. Ano? Kaya niyo pa? Yan mga kawaray, andito tayo sa Port San Andres. Ilang baitang din yung hinakbang natin papunta dito sa taas. So sabi nila, overlooking do dito. Yun, mga kawaray, maganda nga. Pinaka-view deck nila. So mayroon pang taas. Ayan, ayan. Meron pang taas. Okay tayo. Kanina dun sa bundok. Ngayon dito. Talaga. Thank you.
Fort San Andres ay matatagpuan sa tuktok ng Burol sa bayan ng Romblon-Romblon. Dito, matatanong mo ang napakagandang tanawin at napakapayapang karagatan. Tanong mo din dito sa tuktok ang isla ng Lugbon at isla ng Alad. Bukod dun, napakasarap din masaksihan ang napakagandang paglubog ng Haring Araw. Ang Fort San Andres ay isang kastilyong itinayo noong 17th na siglo sa tuktok ng isang burol na nagmamasid sa bayan ng Romblon. Unang itinayo ito gamit ang mga kawayan, pero kalaunan ito ay pinalitan ng mga bato mula sa mga bahura ng Corales. Nakakatuwang isipin na sa panahon ito ay nasisilayan pa natin ang mga ganitong klaseng makasaysayang lugar na nagpapaalala ng ating nakaraan. Dalangin ko lang na sana masilayan din ng mga susunod na henerasyon ang napakagandang tanawin at mga makasaysayang lugar na nasasaksihan ko ngayon. Ang Romblon-Romblon ay sagana sa kultura at kasaysayan. May iba't ibang historical na lugar na nagpapakita ng kanyang nakaraang kolonyalismo ng Kastila. Maraming salamat sa panonood, mga kawaray. Hanggang sa muling paglalakbay.